Hello everyone, it's me Franz Choi Guapo and welcome to my vlog. Our topic for today, it's all about handicraft or local products of Initao from Barangay Puntacon. So, ipapakita ko po sa inyo lahat ng mga produkto na gawa sa niyog or from roots to tips of the coconut tree. So, ipapakita ko lahat ng pwedeng mangyari o pwedeng magawa ng galing sa niyog. Otherwise, meron po din kaming mga handicraft na gawa sa kahoy. So, ipapakita ko po sa inyo ngayong araw na ito. So hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe for Franz Choi Guapo. And don't forget to click notification bell for more videos. So, ayan po, ipapakita ko na po sa inyo ang mga produkto namin sa handicraft. So, first, yung pong giveaways po pang wedding at saka yung pang token sa may mga celebrations like birthdays or baptismal. So we have sample like this from coconut shell. So to ginawa siyang sunflower, so pwede siyang gawing ano token or pang giveaways po pag may celebration. So ayun guys, meron po din tayong coconut shell basket. So ito. So, may malaki at saka mayroong maliit. So, ito ay pwede ninyong lagyan ng kahit ano, tulad ng mga thumbtacks, coins, na gusto ninyong masiferate. So, pwede ninyong lagyan. So, ganyan. Meron siyang ano, yung sa ilalim. At saka, napakagandang tignan kasi may iba't ibang ano siya, may iba't ibang design. Para ganito. Para ganito, meron siyang design at saka ito din. Iba yung design din. So, ito, coconut shell basket. And also we have the highlights of our product is the coconut tree. So, may coconut tree din kami nagawa sa shell po ng coconut. So, ito, yung sa ilalim, may design po siya, ganyan. Yan. At sa itaas naman niya ay mayroon namang ano, yung dahon ng niyog. So, napakagandang tignan po kasi talagang inasikaso talaga siya na maging maganda. So, ito po ang kabuuan po niya. So, napakagandang tignan dahil ang dami talagang magawa ng niyog. So, ito po ang isang sample ng isang puno ng niyog. And guys, meron din po kaming tinatawag sa amin dito na tibod. So, ito yon. So, ito ay tinatawag sa amin na tibod. So, napakaganda po nito kasi pwede mo ilagay dito yung mga coins mo kasi may pantakip niya siya sa ibabaw. Yan. Pwede yung kunin yung takip tapos lagyan yung ball pen or anything na pwede yung mailagay dito. So, at meron din po kaming malaking tibod. So, ito. So, napakaganda nito dahil may design talaga siya. Yan. 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 At saka yung takip niya may design din. Yan. So malaki ito. So diba, napakaganda tingnan. Napakaganda talaga nito. So ang dami talagang pwedeng gawin sa parts ng coconut, lalong-lalo na yung shell ng coconut. Ipapakita ko naman po sa inyo ang gawa sa coconut na bahay. So ito po yon. So ito ay one of our sample. So this is house two-story. So, ito po ay gawa talaga sa parts ng coconut or sa niyog. So, from roots to tips ng niyog ay pwede niyong pakinabangan. So, pwede siyang gawin na kahit anong pwede magawa tulad ng handicraft. So, ito ay isang sample ng bahay na gawa sa coconut or sa niyog. At meron din kaming bahay kubo, kumbaga. So, ito po yun. So, napakagandang tingnan kasi ang lahat ng mga kagamitan ng coconut ay may kanya-kanyang iba't ibang produkto na pwede natin gawin. So, yan. Tulad nito, isang bahay kubo pero napakagandang tingnan. So, this is one of our samples sa produkto namin dito sa Inita. Ayan guys, meron din po kaming lalagyan ng mga santo, yung maliliit na santo tulad nito. So, ito may order sa amin ito na lalagyan ng santo ninyo na maliit. So, ito ginawa namin.
to, inspired po ito ng lalagyan ng Santo Niño sa Cebu. So, yung makikita nyo mga ganitong style, so, ito po ang kanyang kalabasan po. At made po ito ng coconut. So, lahat po nito ay ginawa ng galing sa coconut, from roots to tips po. Ayan, napakaganda talaga tignan, napakaganda talaga ng mga pwedeng gawin sa coconut tree. So ayun, napakita ko na po yung mga sample ng coconut made namin na mga products. At sa ngayon naman, ipakita ko sa inyo yung mga wooden coin bank or gawa sa mga plywood or anything na pwedeng gawing handicraft. So, katulad ito. So, we have house coin bank. So, gawa sa isang marine plywood. So, ito, ginawa talaga siya. Pero akalain mo, akala mo bahay, pero coin bank to. So, ang lalagyan ng pera or ang coin, ito sa itaas. So, yan. Dito mo ilagay yung coin sa itaas. Yan. Tapos pagkatapos mong ilagay, tapos i-close mo yan. So, may doorknob tayo sa front. Ito ay design lang. Doorknob na ito. Then, at doon sa likod, dito po yung may doorknob na malaki. Para dito mo kunin yung coin pag ito ay mapuno. So, hindi po siya masisira dahil naka-indicate na po yung doorknob niya sa likod para kunin yung coin na nilagay nyo. So, napakaganda po. So, ayun guys. Thank you so much for watching my videos. Sana po ay na-inspired kayo sa lahat ng pinakita kong produkto na gawa sa niyo. Sana po ay supportahan ninyo ang local products po ng Inita o lalong-lalong sa aming barangay po naman. At sa lahat po ng gusto mo avail yung mga produkto namin, just direct to message me on Facebook, Choi Francis Roed and Francis Roed Gonzalez. So, sana po ay supportahan niyo. So, sa lahat po na hindi pa nakasubscribe po ng YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Franz Choi Guapo, and don't forget to click notification bell for more videos. So, thank you so much and may God bless us all. Bye-bye!